magandang gabi po sa ating lahat. Magbabalik na naman si Kuya Real Vlog. Ngayon, magluluto ako ngayon ng dinding. Ang ipangsasahog ko ay hipon. Ayan, ito, prituhin ko ngayon itong hipon. Tapos, itong pagsasahog ko sa dinding na lulutuhin ko. Ayan, pinaprito ko muna yung hipon. Pag naprito ko ngayon yan, yung hipon na yan, yan ang gagawin kong pangsahog mamaya. Yan, ituin muna natin yung hipon. Okay, yan na. Natanggalin ko na yung yung hipon dyan sa kaserola. Pero yung mantika yung nasa yung kaserola, natanggalan ko lang yan ng konti, tapos lagyan ko na ng tubig. Para yung ibang lasa ng hipon andun pa rin sa kaserola. Okay, lagyan natin ng tubig. Yan. Pakuluan natin yan. Ito yung mga gulay na ating mga lulutuin. Ang rekado lang yan ay sibuyas. Sibuyas lang tsaka yung bagoong. Tapos yan, lagyan natin ng konting magic sarap at tsaka asin. Yan lang yung yung mga rekado ng mga dinding. Ang nagkapalasa dyan, yung hipon. Okay, ilagay na natin yung sibuyas. Yan, yung sibuyas ilagay na natin. Tapos, pakuluan natin yan. Tapan natin. Tapos, ilagay na natin yung hipon. Para yung sabaw niya magkalasa. Tapos, mamaya-maya, lagyan na natin siya ng bagoong. Ito yung gagamitin nating bagoong yan. Galing sa Pilipinas yan. Yan, ilagay na natin yung bagoong. Kasi yan ang bagoong na yan. Yan ang magiging pampalasa natin sa dinding natin. Hindi pwedeng walang bagoong kasi dinding tayo. Ang lulutin natin ay dinding. Ito guys ay lutong Ilocano. Yan, nilalagay na natin ngayon yung kalabasa. Palambutin lang natin konti yung kalabasa, tapos ilalagay na natin yung gulay. Yan, kasi mas nauna kasing luluto tong mga ibang gulay kaysa yung kalabasa. Yung kalabasa kasi na kalabasa dito sa ibang bansa, medyo matigas yung nakuha nating kalabasa. Nauna nating lutuin yung kalabasa bago nating ilagay yung mga ibang gulay. Mabilis lang kasi maluto yung itong mga ibang gulay, kaya inuna natin konti na lutuin yung kalabasa. Okay, takpan na natin. Pakuluan lang natin yan. Yan, kumukulo na siya. Lagyan na natin ngayon ng pampalasa, magic sarap. Para lumasa yung dinding natin, lagyan natin ng asin. Yan. Tapos, pakuluan lang natin siya konti lang. Tapos, maluluto na siya kagad. Yung katamtamang pagluto lang yung gagawin natin. Kasi, pag masyadong lutong-luto yung yung gulay, pangit naman kasi sariwang-sariwa yung gulay natin. Ganyan lang yung tamang pagluto ng dinding. Yung hindi masyado lutong-luto yung gulay, katamtaman lang. Yan, tapos na naluto yung gulay natin. Yan yung tinatawag na dinding. Lutong Ilocano. Yan. Okay, tapos na tayo. Pwede na nating i-serve.